tagumpay bilang pasasalamat at aming pagsamba sa iyo. Kaya ito po ang aming ginagawa ngayong araw na ito. Salamat sa kilos ng iyong Espiritu na nagdala sa amin upang may handog namin ang aming katawan, ang aming Espiritu bilang pagsamba sa iyo, Panginoon. At ngayon din ay mapakinggan namin ang mga katotohanan mula sa iyong mga salita upang huwag kaming madaya ng mga bulaang tagapagturo na naglipanan sa daigdig na ito. Kaya ang aming hiling, Panginoon, gabayan mo po kami, lalong higit ang mga batang ito na aming tinuturuan sa kailang kamusmusan ng kailang kaisipan, ay pumasok sa kailang isipan ang katotohanan ng nagmumula sa iyo. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen at amen. Tuloy natin ang Panginoon sa araw na ito. At inaanyahan natin sa dami na nga ng ating mga bata para ating po silang ipanalangin. At bago po natin sila magsisiksikang sila. Okay. Pakinggan nyo ito mga bata, ang aking babasahin sa Kawikaan, chapter 2, verse 1 to 4. Pwede, makinig mo na kayo. Okay? Pakinggan nyo ito, sabi niya, ang gantimpala ng karunungan. Kaya kayo nag-aaral sa school, kaya kayo nag-aaral sa dito sa Sunday school, ay para magkaroon tayo ng karunungan. At ito yung price o gantimpala ng karunungan. Sabi dito, aking anak, ang salita ko ay tinggin mo, ang aking mga utos ay ingatan at sundin. Okay? Dapat makinig kayo at susundin nyo. Ang pakinig mo ay baling sa wastong kaalaman at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mo na makita at masunungan. Kung ito ay parang pila na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong dudulungan. Okay? Kay Yahweh ay magkaroon ka ng banal na takot at matatamo ang unawa tungkol sa ating Diyos. Okay? So sana mga bata ay mapakinggan nyo. Lahat ang itinuturo sa inyo ay pakinggan nyo mabuti. Kasi kapag hindi kayo nakinig, hindi nyo may sasakatuparan yung mga itinuturo sa inyo. Okay? At kung paano yung ibang tao ay nagpapakahirap maghanap ng ginto, okay? Pero mga fake naman yung hinahanap nila, nabubudol-budol sila, naloloko sila. Sa banal na kasulatan, hanapin nyo ang tunay na halaman, okay? At ang sikreto dyan ay magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Ibig sabihin, alam nyo na lagi nakatingin sa iyo ang Panginoon. Kaya takot kayong gumawa ng kasalanan. Okay, tayo po ay lumapit sa Panginoon sa magitan ng panalangin at pag-extend natin ang ating mga kamay sa mga batang ito. O aming Diyos, aming Ama, kami ay nagpapasalamat sa buhay ng mga batang ito. Salamat, Panginoon, sa pribileyo na maturuan po sila. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na binigay ng kailang mga magulang na payagan sila pumunta dito sa church. At kami, Panginoon, bilang church at mga tagapagturo, ay turuan namin sila ng mga katotohanan upang sila'y matuto at magkaroon ng tunay na kaalaman patungkol sa iyo at patungkol sa buhay na ito, Panginoon, upang hindi sila madaya ng bulaang tagapagturo, mga bulaang na propeta na sugo ng Diablo. Kaya salamat po, Panginoon, at dalangin po namin na sila'y talagang magkaroon ng unawa, matuto, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At pagpunin natin ang Panginoon sa buhay ng mga batang ito. Okay, so malaking challenge po ito sa atin. Okay, magandang araw muli. Tayo po ay darako sa ating ikalawang pagkakataon na talakayin ang paksa natin, the How to Test the Spirit. Okay, part 2. At sa biyaya ng Panginoon, sana matapos natin ngayong araw na ito. Okay?
At ang ating paksa ay matatagpuan natin sa unang 1, chapter 4, verse 1 to 6. Okay? Misan pa po, bilang paggalang sa salita ng Panginoon, ay ating pong tayo po ay tumayo at ating pong basahin ang mga talatang ito. Okay. Sabay-sabay na po natin basahin para yung nakikinig po sa live natin ay maintindihan. Okay? Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan kaagad ang bawat magsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, ano, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng buwad na propeta sa mundong ito. Ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ay nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Jesus ay naging tao. Okay? Kung hindi gayon ang kailang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanila. Nasasabi na sa inyo, ito'y darating at ngayon nasa daigdig. Mga anak, kayo'y sa Diyos na at mapagpagpagayaran ninyo ang mga buwan na propeta sapagkat ang Espiritu na sa inyo ay mas makamirihan kaysa sa Espiritu na sa kalibutan. Sila'y mga makasalibutan, kaya mula rin sa kalibutan ang itinuturo nila ang at nakikinig sa kanila ang mga sanlibutan. Ngunit tayo sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng Katotohanan at ang Espiritu ng Kasinungalingan. Kaya ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayong maupo. Last Sunday ay after ng ating pag-aaral, may pag-aaral po ang mga kalalakihan. Napagkwentuhan po namin yung mga kung paano kami naloko. No? Ako may 200 ang loko sa akin, yung iba 300. Yung iba, 7,000. Iba-iba, no? At marami talagang naglipa na ngayon ng mga tao na lalapit sa inyo. Okay? Muna, nagmamagandang loob o nagmamakaawa, gusto mong tulungan. Eh, pero ang hangad pala na, ano, manloko. Kaya, ang turo sa atin ng Panginoon, sabi niya, mga minamahal, huwag niyong paniwalaan kaagad ang mga nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Maraming magsasabi, lalo na sa reliyon. Kaya sabi ko nga sa kanila, sa mga kalalakihan, pasalamat tayo at pera yung naloloko sa atin. Pwede pa nating kitain yun. Tama, no? Pero once ang kaluluwa mo, isinala mo na sa masamang katuruan at sinasabi mo ko, eto na ako, nagising ako rito, matutulog na ako, mamamatay na ako, ikawawa kayo. Eh kung pupunta kayo sa impyerno, hindi na kayo makakalis doon. Naintindihan niyo yun? Kaya, minsan hinahayaan ng Diyos na minsan maloko tayo sa mga ganung bagay para matuto tayo. Kaya mabuti na yun na maging maingat tayo kasi huwag tayong basta mapapaniwala. Ang sabi nga, ikinakailangan mapag-usisa tayo. Kaya hindi tayo basta-basta agad naniniwala. Okay? Kasi nga, ang dahilan, mayroon kasing mga naglipa ng mga bulaang propeta. Okay? At meron sinasabi na Espiritu ng Katotohanan at Espiritu ng Kasinungalingan. So ang source po kung bakit, tatanong nyo, bakit nagagawa ng tao yung manloko? Kasi meron pong pinagmumulan yan. Ang source po niyan, una, Espiritu ng Katotohanan o Espiritu ng Kasinungalingan na alam natin sino yung ama ng kasinungalingan? Ang Diablo. Okay? So, dito po pag-aaralan natin talaga yung pinaka-source, pinagmumulan, bakit nagagawa ng tao yun, manloko. Okay? At bakit din nagagawa ng mga bulaang tagapagturo, mga propeta, mga sabihin natin, impostor na nagpapanggap na pastor o nagpapanggap na reliyoso. Anong dahilan? Dahil merong espiritu sa bawat nagsasalita, sa bawat reliyon o sa bawat nagtuturo. Okay, naintindihan yun? Kaya itinuro po ni Pablo sa kay Timoteo na ingatan po natin. Okay? Meron po tayong tungkulin na ingatan ang katotohanan ng ipinagkatiwala sa atin. At para po natin maingatan yun, ay kinakailangan, we shall know the truth. Kaya po ating pinag-aaralan yung tamang doktrina, sabi niya, you shall hold the sound doctrine. At pangalawa, para mabantayan natin ang katotohanan, kinakailangan magkaroon tayo ng sound discernment. Okay?
Dapat matiyak natin kung alin yung mga error. Tama? So, para mo ma-distinguish ang tama, pag-aralan mo yung mali, para malaman mo yung mali, alam mo muna yung tama. Di ba? Kung panay mali ang yung pinag-aaralan, hindi mo malalabot alin ba talaga ang totoo at fake. Di ba? Tama? Para sa pera. Kung nag-aaral ka ng panay fake na pera, napakaraming mga fake na pera. Hindi niya yan? Kaya dapat alamin mo yung totoo na pera para malaman mo pag nahawakan mo ang fake na pera, alam mo. Okay? So, ganoon din po sa katotohanan. Dapat alam yung sound doctrine, kaya ito pinag-aaralan natin, para malaman natin ang mali. Okay? So, yan po yung ating pinag-aaralan. At ano po yung sinasabi sa verse 1 na sinasabi nga dito, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. So, there is a command, okay, na huwag nating basta paniwalaan ang lahat ng Espiritu, kundi ano, i-test natin, okay, na ito ba'y galing sa Diyos o hindi. Kasi nga, sa bawat pagtuturo, merong Espiritu. Kaya dapat maging skeptical po tayo, okay, napag-aralan po natin yan. At ang pangalawa na itinuturo sa atin, ay nga po yan, beloved, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. Pangalawa, kita natin, that is the reason. Bakit nga ba tinuturuan tayo o inuutusan tayo ng Diyos na itest ang dahilan, sa verse 1 din sinasabi, sapagkat, because many false prophet have gone into the world. Napakarami na po. Okay? Kaya ang pag-aaralan nyo, mag-search kayo sa Google. Okay? Ilang relihiyon na po sa buong mundo? 10 million na po. 10,000 na pala. Sorry. Pero yung isa lang ang tama. Naintindihan yun. So, ibig sabihin, 9,999 mali. Kaya sinasabi ng Biblia, napakarami na pong mga bulaang propeta nang galing. Ngayon, paano natin maitetest, okay? The way to test or the means to test. Paano? Na yung nagtuturo, napapakinggan natin, napapanood natin sa TV, ay tama ang kailangan mo na ipapagturo. Okay? Maliwanag na sinasabi sa Biblia, by this you know the Spirit of God. Mayroon pong panuntunan na sinasabi ang Diyos. Okay? By this, sa pamamagitan nito, malalaman natin, just yung sa verse 2, sabi niya, ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila kung ano, ipinapahayag nila na si Jesus ay naging tao. At napag-aralan na po natin yan last Sunday. At ang kabuuan lang para sa kapakanan ng iba, ang unang-una na test na yan in Confessions of the Divine Lord. Okay? Ipinapahayag natin na talagang si Jesus Christ ay Diyos. Okay? Sabi niya, every spirit that confess that Jesus has come into the flesh is from God. Okay? So, ibig po sabihin yan sa ating pag-aaral, para matest natin yung tagapagturo ay talagang may Espiritu ng Diyos, kinikilala niya na ano? Ay, sorry. Kinikilala niya si Jesus Christ ay Diyos at naniniwala siya sa doctrine of Christ, yung Christology, at nakapaloob din po dito ang patungkol sa doctrine of Trinity. So kung ang isang relihiyon ay hindi naniniwala kay Jesus Christ na Diyos siya, na nagkatawang tao, X na yun, kagad. Mali na yun. At nakita natin, naglipa na ngayon dyan, gaganda ng mga church niya, pinagmamalaki sila, sila lang daw ligtas, imagine niyo. Pala mali pala. Diba? Ang tapang-tapang pa nila. Di ba? Naintindihan niyo yun? Pero marami silang naluloko. Naintindihan niyo yun? So, importante po yan. At meron din pong iba, okay? Mga Pentecostal pa yun, ang tawag na naman, oneness. Pag sinabing oneness, naniniwala lang sila sa Jehovah. Parang Jehovah's Witness. Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ, the second person in the Trinity, and also the Holy Spirit. Ito niya. Ang lalaking mga simbahan niya. Mormons, Jehovah Witness, hindi kinikilala si Jesus Christ na Diyos. Nilikha lang daw siya ng Diyos. Imagine niyo. Ang lalaki, no? Pero ang dami nila, okay? So maliwanag po yun, okay?
So ayan, sabi nga dito, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos, napanatag ang ating kalooban, tinanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod nga natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Ito ang utos ng Diyos Ama. Sumampalataya tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng inutos ni Kristo sa atin. So dito po makita natin, maraming mga tao, okay, nila, ang paniniwala nila na lahat ng reliyon ay pare-pareho. Okay? Pero maliwanag po dito, kapag tinanggihan nyo si Jesus Christ, hindi nyo kinilala si Jesucristo, hindi rin kayo kumikilala sa Ama. Sapagkat ang inuutos ng Ama ay walang iba kundi ano, sumampalataya tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo. Okay? So, kung sinasabi nga ng iba, kung ang Muslim daw ay mayroong Allah, yun daw ang Diyos nila, mali yun. Kasi ang Muslim, hindi kinikilala rin si Jesus na anak ng Diyos. Entindi nyo? So, hindi po pare-pareho. Kahit na po nag-iimbento ang maraming mga reliyon, mga tao ng Diyos, fake pa rin Diyos yun. At sinasabi lang yun din ng Diyos, Ama nila, no. Ang ipinag-uutos ng Ama, na gawin natin, sumampalataya tayo sa Kanyang anak. At yan po yung ating napag-aralan. Okay? At kaya sabi dito, alam natin ang Roman Catholic naniniwala din kay Jesus Christ. Di ba? Pero importante po, hindi lang po sila naniniwala kasi ang Diablo, nire-recognize niya na ang Diyos, si Jesus ay Diyos. Pero hindi siya sumasampalataya o kinikilala siyang Panginoon. Pag sinabi mo Panginoon, okay, sabi niya dito, kung ipinapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon, okay, Jesus is Lord, ibig sabihin makapangyarihan siya. He is sovereign. Okay? Siya ang iyong susundin. Pero ang Diablo ayaw niyang sumunod. Tama? Ang Diablo nga, nanginginig pa eh. Di ba? Yung masamang espiritu na sa lalaki, inaalihan ng demonyo. Pero gagawin mo? Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Dinala yung espiritu saan? Sa baboy. Di ba? Tama? Nare-recognize niya si Jesus Christ ay Panginoon. Nanginginig. Pero hindi siya sumusunod. Entendin niyo? Alam natin yan na makita natin na hindi lahat, kasi nga ang Roman Catholic naniniwala sila na si Jesus Christ, nagkatawang tao, pero makikita natin nag-iimbento sila. May ninyo sila, maliit na Diyos, na Jesus. Ang tawag nila ay Baby Jesus. Meron Jesus naman, Papa Jesus. Meron naman Black naman siya. Diba? Nag-iimbento sila, mga kapatid. At minsan, mas malakas pa yung si Mama kay Baby. Mga kapatid, nakakatawa to, pero makikita natin ang daming naluluko. Majority ng mundo, pinakamarami mga Roman ang susunod mga Muslim. Mga biggest religion niya. May mga kapatid, ito yung itinuturo sa atin. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga religion niya. Malaki yan, lalo na tayong iba. Marami yan. Bakit naniniwala tayo sa paramihan? Pero ang sabi ng Panginoon sa Matthew 7, malawak ang daan patungo saan? Kapamahan at marami ang nakakasumpo noon. Makitid ang daan patungo sa kaluwalhatian at kakaunti. Hindi parami ang mga kapatid. Ngayon, sa kakauntian na nga natin, baka madaya pa tayo. Yun ang nalulungkot ako eh. Kaya natin pinag-aaralan ito. Kakaunti na nga lang, eh, maloloko pa kayo. Mga mapaniwalain ka pa kayo. Okay? Okay. Kaya, so, ba't dito makita natin na si Jesus Christ ang litmus test of reality for the people? Ano, nakagamit ng mga bata, nakagamit na ba kayo ng litmus paper? Eksperimento nung araw. Okay? Ang litmus paper, papel yun. Itutubog mo sa liquid. Okay? Pag naging pula, anong ibig sabihin yun? Acid yun. Delikado yung acid, di ba, sa tao pag nainom mo. Pag naging asul yun, ano mangyari? Alkaline po yun. Di ba? May nabibili na tubig, alkaline. So, yun po yung acid test. Kaya, kung makikita po natin kung yung bang tagapagturo ay totoo, okay?
i-test mo si Jesus Christ. Ano pagkakilala niyo kay Jesus Christ? Pag sinabi niyang tao lang siya, asido yun. Okay? Mali yun. Right? Pero pag sinabi lang si Jesus Christ ay Diyos na nagkatoang tao, ba, alkaline yun. Mabuti yun sa tao. Pwede mong inumin yun. Pwede mong tanggapin yun. Yun ang ibig ko sabihin ng si Jesus Christ is the litmus test of reality for people. Para malaman natin. Okay? Kaya ano sabi po ng Panginoon sa Luke chapter 10 verse 16? Sabi niya, ang nakikinig sa inyo, kaya ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtakwil sa inyo ay nagtakwil sa akin. At ang nagtakwil sa akin ay nagtakwil sa nagsugo sa akin. Nakita niyo yun? Kaya kapag ang isang tao, ang tagapagturo, itinatakwil si Jesus Christ, itinatakwil din nila ang Ama. Kaya kung hindi nila kinikilala si Jesus Christ ay Diyos na sinugo ng Ama, wala rin silang sasabihin yung pareho lang ang Diyos natin, ang Ama natin. It's a no. Intindihan niyan? Can you say amen? No? Nakikinig pa ba kayo? Sana nakikita niyo kung kanong kalawak na ang pandaraya ng kaaway. Ma-realize natin to. Kasi noong araw, hindi ko rin masagot yun eh. Yung pare-pareho lang din eh. Lalo na pag matanda yung kausap mo, mga ngatwira yun. Hindi makikinig sa'yo. Pero tatanggapin mo na lang ba yun? O dapat mo ituwid yun? At ito yung mga talata na binibigay ko sa inyo na nagpapatunay, ito yung katotohanan. Na hindi pare-pareho ang Diyos ng lahat ng reliyon. Nag-iimbento lang sila ng Diyos na hindi naman totoong Diyos. Iisa lang talaga ang Diyos. Jehovah sa Old Testament. Ito yung nagsugo kay Jesus Christ. At si Jesus Christ ang larawan ng hindi nakikita ng Diyos. Kaya kung hindi nila kinikilala si Jesus Christ, kung itinakwil nila si Jesus Christ, itinakwil din ang nagsugo. Okay? Naintindihan niyo po ba yun? Napakahalagang doktrina po yan. So napakahalaga po na yung tungkol sa na doctrine na yung confessions of divine Lord. Yan po yung kauna-unahan. Okay? Yung Christology test. Okay? Yung po yung unang-una. How yung means, paano natin sila maitetest? Sabihin ni natin ano ang pagkakilala, tanungin natin sila kung ano ang pagkakilala nila kay Jesus Christ. Okay? Maliwanag po ba yun? Okay. So, kinakailangan, i-confess nila, tanggapin nila na si Jesus ay Diyos. Okay? Ito ang buong katotohanan tungkol kay Jesus Christ. Okay. Pangalawa, yung possessions of divine life. Ito yung ating pag-aaralan ngayon. Okay? So, the first, yung ating tinalakay, yung tungkol sa doctrine of incarnation. The first thing you look for is their doctrine of incarnation. Naniniwala ba sila sa doctrine of incarnation? Ibig sabihin ng doctrine of incarnation, ang Diyos ay nagkatawang tao. Mahirap ba yun sa Diyos na magkatawang tao? Imposible ba yun? Diyos nga siya. Tama. Pero yung tao maging Diyos, mahirap yun. Tama? Yun yung mga nagpapanggap. Yung po ang gusto ng Diablo. Sambahin siya na magiging siyang Diyos. Kaya sabi nga sa ating pag-aaral last time, di ba? Gustong-gusto ng Diablo na pumunta sa mga santo, mga ribulto, sapagat gusto niyang sambahin siya. Tama? At yun ang itinuturo ng Diablo. Nagpapanggap, gumagawa sila ng Diyos-Diyosa na hindi naman totoo. Kaya lang gusto talaga ng Diablo ay sambahin siya. Kaya ganoon siya mandaya. Okay. Pangalawa, na makita natin, the second thing you should look for is the regeneration. Okay? Yung pagbabago o yun sa ating term na natin dyan ngayon ay born again. Yung pagkilos o pagbabago sa iyo ng banal espiritu. Okay? Babaguhin ka. So, bigyan pa natin ng emphasis yan. Sa incarnation, ang Diyos, okay, nagkatawang tao. God becomes a partaker of human nature. Okay? Nakibahagi siya. Okay? Ang Diyos, nakibahagi ng human nature.
Samantala, ang regeneration, man becomes a partaker of divine nature. At ito yung makikita nating pangalawa na matitest natin sa mga tagapagturo. Siya ba ay nakakitaan natin ng divine nature? Okay? Yung mga katangian ng Diyos? Yan po ang pangalawa. Tingnan natin. Ano siya sabi sa 1 John chapter 4 verse 4, mga anak? Sabi niya. Sinusulatan ni Juan ang mga Kristiyano. Sabi niya, kayo nga'y sa Diyos na at napagtanggubayan na ninyo ang mga huwad na propeta. Sapagkat ang espiritu nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa espiritu mga nasa sanlibutan. Okay. So dito makita natin sa unang statement po na to, mga kapatid. Okay? Sabi niya, the primary statement of their security against false teacher. Okay? So sabi nga niya dito, mga anak, sabi niya, kayo'y sa Diyos na pagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta. May security kayo. Kapag kayo'y Kristiyano, totoong Kristiyano, hindi kayo madadaya ng mga bulaang tagapagturo. Yan po sinasabi niya. Okay? Primary, makita natin dito, it is the statement that they are secure when the false teacher come in. Kapag merong kumatok sa pintuan ninyo, okay? May nagturo, may tumawag sa inyo, okay? Kapag talagang totoo at may banal na espiritu kayo, hindi kayo maluluho ng mga tagapagturo. Alam nyo, mali yan. Madidistinguish nyo, mali yan. Yeah? Yan ang ibig po sabihin yan. Okay? So dito po makita natin sa verse, ito'y kahawig din ng itinuro ni Juan sa 1 John chapter 2, verse 20. Tingnan nyo. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo. You have the Holy Spirit. At dahil dito, alam na ninyo ang katotohanan. Once you have the Holy Spirit as a believer, okay, alam nyo na ang tama. Kaya kapag meron nagturo ng mali, may alam nyo. Mali, hindi mo tatanggapin yun. Tama. Okay. Sabi niya dito sa verse 21, sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa, hindi nyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo. At alam na din ninyong walang kasinungalingan nagmumula sa katotohanan. Okay? So, hindi talaga fake yung natanggap nyo, kundi totoo. If you have the Holy Spirit. And then sabi niya sa verse 24, sabi niya, pakingatan ninyo sa inyong puso ang narinig nyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, nananatili kayo sa anak at sa ama. Okay? Nananatili kayo, yan ang isa sa mga katangian ng mga totoong mananampalataya. They stay. Nananatili sila sa katotohanan, hindi sila madaling matangay ng maling tagapagturo. Okay? Then sa verse 37, sabi niya, gayunpaman, ang Espiritu mo ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, hindi siya nawawala, ha? Once you accept Jesus Christ, andyan ang Holy Spirit, kaya huwag na kayong kakantang, come Holy Spirit, if you are a believer. Huwag niyo yung kantahin yun. Kasi nasa inyo na yun, eh. Okay? Hindi na ninyo kailangang turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Meron kayong teacher. May personal tutor kayo. And then yan, lahat ng ituturo niya ay ano? Totoo. Hindi sinungaling. At ito'y walang bahid na kasinungalingan. Hindi niya kayo lulukuhin. Hindi niya kayo i-deceive. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Yan ang itinuturo ng Holy Spirit. Hindi kayo aalis sa katotohanan. Tama? Okay. So, diyan makita natin na ulit-ulit na sinasabi ni Juan diyan, he's saying na because you are of God, nasa Diyos ka na. Meron ka ng ano? Eternal life. At nagtataglay ka ng Holy Spirit at ang mangyari dito, you do not fall victim to deceptions and lies. Kapag ikaw'y nasa Diyos na, may buhay na walang hanggan ka na, at may banal na espiritu ka na, hindi ka na madadaya, hindi ka na mabubudol-budol. Tungkol sa kalikasan yun, ang minsan nabubudol ka dahil sa pera minsan. Lalo, dahil gagipit ka, maluluko ka. Pero pag tungkol sa salvation at may tinuturo tungkol sa ibang katuruan, hindi ka madadaya. Okay? Kaya ito ang dahilan kung bakit doon sinasabi sa verse 19, okay? Basahin natin ito sa verse 19.
Sabi niya, kahit na sila ay mga dati nating kasama at ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama sapagkat kung sila ay tunay na sa atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila kaya maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na sa atin. Okay? Ano ibig po sabihin to? Kaya daw po natangay yung mga tao umalis sa samahan, sa fellowship, hindi talaga sila totoo. Wala ang Holy Spirit sa kanila. Kasi madali silang matangay ng maling tagapagturo. Yan po ang konteksto nito. Intindihan nyo? Kaya kung kayo hindi kayo nananatili sa katotohanan, sa salita ng Diyos, sa totoong ebanghelyo, ibig sabihin wala pa ang Holy Spirit sa inyo. Madali kayong matangay ng mga bulaang tagapagturo. The reason kung bakit maraming nabubudol-budol, naloloko, okay, wala kasi silang espiritu na nagdi-discern ng mali o tama. Nintindihan nyo? Yan po ang konteksto po niyan. At yan po ang sinasabi ni Juan. Sa loob ng fellowship noon, merong mga bulaang tagapagturo na nanghikayang sa iba. Madali silang maluko. Kaya itong dahilan kung bakit sila umalis at hindi sila nanatili. Pero sa kabilang banda, ang totoong may Holy Spirit na nanatili yan. Kaya nga yung mga totoong mananampalata, kahit sila'y bantaan, kahit sila'y patayin, hindi lang ginigive up si Jesus Christ. Tama? Nananatili sila. Alam nila, bubuhayin muli sila ng Panginoon. Kasi yun ang turo ng Holy Spirit. Pero kapag walang Holy Spirit ang tao, kung ano lang yung comfort sa kala, aalis yan. Tama? Takutin lang kayo, aalis daw. Hindi, hindi, hindi. Hindi ako kasama dyan. Diba? Kaya, alam nyo doon sa mga pinipersecute na church, mas lalong matibay yun kasi mga totoo yung mga nananatili doon. Pero yung mga hindi, mga yung easy go lucky lang kung sino yung gusto, kaya sabi ko, kapag may time ka, sumimba ka sa church. No. Ang totoong Kristiyano, laging may time sa Panginoon. Hindi yung kung may time ka lang. Okay? Tandaan nyo, ang Diyos ang ibinigay sa atin, you are partaker of divine life. Binigyan kanya ng bagong buhay. Nagtataglay ka ng banal na espiritu, ikaw ay anak na ng Diyos. Okay? You are the possessor. Nagtataglay ka ng incorruptible seed of eternal life. And consequently, okay, ang bunga nito, you have not fallen victim to error. Hindi ka mahuhulog sa mga pandaraya ng tao. Yung iba, lagi kasi nadadaya eh. Kasi wala sa kanila ang banal na espiritu. Mga peki lang. Kaya yung mga taong ganoon, kaya po sila nahuhuli, ay wala po silang discerning spirit. Ang banal na espiritu wala sa kanila. Okay? So, tanda natin, bilang totoong mananampalataya, you have not believed lies. Hindi ka maniniwala sa mga kasinungalingan. Ang dahilan, sabi, sa verse 4, greater is he that is in he them that is in the world. Mas makapangyarihan yung Holy Spirit na nasa iyo kaysa sa sanlibutan. Okay? Dahil, ano? Because you have the indwelling, anointing, you possess the Holy Spirit, the Lord lives in you and protects you. Yan ang kagandahan ng totoong mananampalataya. Nasa inyo ang banal na espiritu. Poprotektahan niya kayo sa mga pandaraya ng kaaway. Okay? So, tanda natin, ang regeneration, okay, provides then a devotion to the truth. Kaya, kayo, kung totoo kayong born again, okay, totoo kayong binago ng Diyos, may pagmamahal kayo sa salita ng Diyos. Araw-araw magbabasa kayo ng Bible. Linggo-linggo makikinig kayo sa sermon. Kasi iyon ang katotohanan. At hindi lang yan, mga kapatid, hindi lang kayo nagmamahal sa katotohanan, naiintindihan nyo pa ang katotohanan. Hindi yung kung ano-ano lang mga marites, mga kwento, mga kung ano-ano itong mga uso, yun ang pinakikinggan ninyo. Mas marami ang panahon yung manood o mag-TikTok o mag no na YouTube o Facebook o Netflix, Korean novela kaysa magbasa ng Bible.
Kaya tuloy ko, ano yung takbo ng mundo, yun din ang nagiging pattern nila. Pero ang totoong mananampalataya, yung totoong na born again, may pagmamahal sa katotohanan niya. Minsan, truth hurts, tama. Pero mahal mo yan kasi tinuturo. Tandaan nyo, kapag hindi kayo tinawid ng Diyos, at sinabi sa Romans chapter 1, pinabayaan na kayo ng Diyos, judgment na yun ng Diyos. Pag sinabi nyo sa anak nyo, bahala ka sa buhay mo, bahala nga. Ang gagawin ng anak ninyo, magpapakariwara yan. Pag sinabi ng Diyos, hinayaan na sila ng Diyos sa kasamaan niya, sumpa na ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, kapag nakarinig kayo ng katotohanan at nasaktan kayo, magpasalamat kayo. Mahal kayo ng Diyos. At naiintindihan ninyo ang katotohanan. Liwanag? Yan ang sinasabi ng Biblia kung bakit niya pinapalo ang kanyang mga anak. Kasi mahal niya. Ayaw niyang magpatuloy sa kasamaan. Ayaw niyang magpatuloy na maloko ito. Kasi maraming mga kasinungalingan. Okay? So tandaan natin, ang mga natural man, ibig sabihin ng mga hindi mananampalataya, hindi nila naiintindihan ang patungkol sa Diyos. Kalukuhan ito. Hindi nila ma-discern ang mga bagay na ito. At hindi nila kayang unawain. At yan po yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14 to 16. Tingnan nyo. Sapagkat ang mga taong di pinananahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Napansin nyo yan, noong araw na hindi pa kayo Kristiyano, ayaw nyo magbasa ng Bible. Pag niyakal kayo sa Bible study, niyakal kayo sa church, ayaw nyo pumunta. Kasi wala sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Para sa kala, no? Hangal yun. Kahangalan yan. Sayang ang oras. Hindi lang pa maintindihan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang ng parang espiritual. Kaya nyo lang maintindihan ang mga salita ng Diyos kung nasa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kasi sabi sa verse 50, sinisiyasat ng taong pinanahanan ng Espiritu ang lahat ng bagay, ngunit walang sino mong makakasiyasat sa Kanya. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makakapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Nung tayo po'y binigyan ng Holy Spirit, yung mind ni Christ ay nasa atin. Kaya kaya na nating maunawaan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nauunawaan nyo rin yung aking mga sinasabi ngayon. Kasi you have the mind of Christ. Okay? So ang Diyos nagplant ng katotohanan sa atin. Pinlant niya yung Holy Spirit na sabi nga ay siyang magtuturo sa atin. Resident teacher natin. May resident tutor tayo. May sarili tayo tutor. Di ba? So makita natin dito na hindi niya tayo ihahayaan na mahulog sa mga error. Okay? At tayo ay mahulog sa, misan nahuhulog tayo sa mga ibang issue, pero patungkos sa katotohanan ng Ebanghelyo, patungkos sa kaligtasan, hindi niya tayo pababayaan. Okay? Sapagkat we possess God's life and you possess God's Spirit. Okay? So, again, yan po yung test na binabanggit dito. Another simple test, does this teacher possess divine life? So, yung bang nagtuturo sa atin, bagamat magaling, nahuhusay ding iba, kasi kaya sila nagpapahusay, misan, siyempre, counterfeit yan, di ba? Naalala niya si Moses nung tinawag ng Panginoon, sabi niya, hindi siya magaling. Ano hawak mo tungkod? Okay, nung may tungkod siya, ano ginawa rin? Naging ano? Ahas? Ano ginawa ng mga magician? Ginaya rin, tama? So, ang mga false teacher, manggagaya din yan. Kung mahusay ka magturo, mahusay din siya magturo. Paroting yan eh. Alam niyo yung parot? Kung ano yung naririnig niya, ulitin niya lang yan. Pero, tingnan mo ang buhay niya. Okay? Are they from God? Are they free from error o mali yung mga katuruan nila, heresy? Okay? So, doon po natin makikita yan. Kasi marunong na sila magparot. Di ba makita yung mga mayna o parot? Tao po, busina. Tinapay, tinapay. Gagayain yun eh. Ganon din yan. Manggagaya po sila. Mahusay pang eh. Pot, pot. Galing, no? Ganon din po yan. Pero tingnan nyo ang klase ng pamumuhay. Okay? So, yan po ang pangalawa na makita natin na test sa atin. Okay? So, nakikita po ba natin yun sa kanilang mga buhay? At makita natin dyan na
Maraming mga, ang ginagawa po ng mga kaaway na ito, okay, mga bulang tagapagturo, ay makita po natin, aatakihin nila lagi si Jesus Christ. Hindi nila paniniwalaan. Galit niya kay Jesus Christ. Eh, mapapansin natin ngayon sa Amerika, ang mura sa kanila, Jesus Christ, diba? Diba? So, ganyan po ang kaaway. Galit sila kay Jesus Christ. At ganyan din, hindi nila tutukuyin, hindi nila kinikilala yung katunayan tungkol sa regeneration. Okay? So, paano sila, no? Yung sistema po nila yung tinatawag na work system o sa magitan ng kailang gawa. Okay? So, hindi po sila concerned sa Diyos na siya yung pinagmumulan ng kaligtasan. Okay? So, makita po natin na sila ay concerned na makikita mong Diyos sa magitan ng iyong gawa sa seremonya at sa kanilang reliyon. Kaya ang usapin po dito ay patungkol sa divine accomplishment, okay? Yung ginawa ng Diyos, kaya po siya namatay sa cross para ma-accomplish yung hinihiling ng Diyos, di ba? Tama? Kaya po siya namatay sa cross, di ba? Kaya siya nagkatawang tao para ano, maging substitute, di ba? Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya nung namatay ang Panginoon, naganap na. Ibig sabihin, na-satisfy niya ang poot ng Diyos. Galit ang Diyos sa kasalanan eh. Kaya sinabi, Diyos ko, ba't mo pinabayan? Galit talaga ang Diyos. Kaya ayaw ng Panginoon, sabi niya, umaya, pwede bang wag kong inumin ang saro ng paghihirap na ito? Pero wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban. Ibig sabihin, wala nang ibang paraan para masatisfy natin ang Diyos, kundi sa pamamagitan ng mamatay at parusahan ang kasalanan. At yun ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya ang kaligtasan natin ay nakasalalay sa divine accomplishment. Samantala ang tinuturo ng mga bulang tagapagturo ay human achievement. Sa pamamagitan ng iyong gawa, sa pamamagitan ng reliyon, sa pamamagitan ng iyong seremonya, sa pamamagitan ng mga ritual. Entindihan niyo? Pero alam naman natin na kapos yun. Eh, makikita natin iba nagpe-penitensya pa. Tignan nyo. Kung ano-ano pang pagpapakirap. Ibig sabihin eh, hindi sapat ang ginawa ni Jesus. Tapos tingnan nyo ang buhay nyo. After nyo iinom naman yun. Tama? Maraming mga reliyoso, banal-banal, santo-santo, pag-uwi sa bahay. Mura rito, sampal dito, matapobre dito. Kaya, check natin. Hindi lang yung kailang doktrina, tingnan natin ang kailang pamumuhay. Okay? Sunod. So, you test people with their view of Christ. Tingnan natin kung ano yung view nila kay Christ. And you test people on how they live. Do they manifest? Do they demonstrate the characteristic of regeneration? Yung binago na muli. So, check nyo yung mga kapatid. I-compare nyo rin yung sarili nyo sa kanila. Compare your life with their life. Okay? Kasi tingnan natin sa verse 5, sabi nga, tingnan nyo, ha? Sabi, sila'y sa sanlibot, makasanlibutan, kaya mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Again, titingnan natin, ha? Ano yung source? Saan ang gagaling yung itinuturo? Sa sanlibutan. Sila'y makasanlibutan, ibig sabihin, hindi sila mananampalataya. Kaya mula sa risa sa libutan ang itinuturo nila. Very popular yon. At nakikinig sa kanila ang mga makasalibutan. Kaya nga, everybody happy. Ito nyo, para nga, okay lang yun. Tanggap ng yung mali, okay lang sa kanila yun. Ito nyo, okay. So, dito makita natin yung sa ating pag-aaral, yung pangatlo, okay? Sana matapos ko na, ilang minuto na lang binibisa. The Confessions of Divine Lord. Pangalawa, The Confessions of Divine Life. At yung pangatlo ay Professions of Divine Law. Okay, pare-pareho. Divine Lord, Divine Life, Divine Law. Ibig sabihin yung sa salita ng Diyos. Okay? So, guys, sabi ko sa inyo sa verse 5, what is their source? Saan ang gagaling ang kailang karunungan, kaalaman? Galing sa sanlibutan. Kaya yung mga nagtuturo ng makasalibutan, tanggap na tanggap nila. Wala silang katutol-tutol. Hallelujah, hallelujah pa sila. Taas pa sila ng kamay. Magta-tumbling-tumbling pa nga sila. Okay? Kasi, katanggap-tanggap yun. Okay? Pero, on the other hand, sa kabilang banda, makikita natin, ano sabi diyan? Sa verse
6. Sa kabilang banda. Ngunit tayo'y sa Diyos. Yung isa, galing saan? Sa salibutan. Pero ang totoong Kristiyano ay ano? Nasa Diyos. At ang sino mang kumikilala sa Diyos ay ano? Ah? Ay? Nakikinig. Okay, ito ngayon. Kung totoong mananampalataya kayo at may Holy Spirit kayo, pag pumunta kayo sa church, nakikinig kayo. Kapag natutulog kayo, ay duda ako. Kasi ang totoong kumikilala sa Diyos ay ano? Nakikinig sa Diyos. Ngunit hindi nakikinig sa Diyos ang hindi sa Diyos. Kita nyo, maraming pupunta sa simbahan, hindi naman nakikinig eh. Dagdalan lang, o kaya may chicks, o kaya. Pick! Kita nyo, kaya makita natin dito, ang pangatlo na makikita nating test na sa iyo ang Holy Spirit, meron kang pagnanais, okay? Devotion, okay? Sa divine law, sa salita ng Diyos. Okay? Kasi nga, pero pag chismis, nagising. Pero pag salita ng Diyos, ayaw makinig. Nakikita okay? Niya. So, yan po ang makikita natin na isang karanasan daw ni John MacArthur na imbitahan daw siya sa Mormons, nakikinig siya at narinig niya mga mali. Pero nung salita na siya, ayaw siya lang makinig. Siya nakikinigin niya at nakikinare-recognize niya ang error. Pero sila, pag sinabihan mo ng katotohanan, hindi sila nakikinig, sarado tenga nila. So yan po ang isa sa mga katotohanan ng mga maling katotohanan. Hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos. Okay? When you bring the truth, okay? Kapag dinala nyo po ang katotohanan, yung word of God sa tao, okay? Ang mangyari niya, magre-response po sila. Bakit? Because if they possess the Holy Spirit, they will hear the word of God. Yan po ang sabi ng Biblia. Kapag sila po ay mga pinili ng Diyos, yung mga effectual calling, kapag nangaral ka ng salita ng Diyos, magre-response po yan. Yung mga totoong elect. Pero kapag hindi po sila napili, ayaw yan. Aalis yan. Maghahanap yan ng mga tagpagturo na kikilitiin ang tenga. Gustong-gusto nila. O, naikwento ko sa inyo yung kinukwento ni Pastor Jubel. Sabi niya, natatamaan naman sila. Kaya ang ginawa, kita ko yun eh, JIL sa second floor, first floor, dating daan. Next Sunday, pumunta na siya sa dating daan. Eh, kasi doon eh, kwento lang ang kwento si Eli Suriano, papatawarin ka pa, maninira yun. Hindi ka naman siya pinatatamaan. Tignan, kapag hindi talagang totoong elect, ayaw niyang makinig, nasasaktan niya. Ang gusto niya, yung kikilitiin lang tingin niya. Hindi niya? Okay. So, yan po ang pangatlo na test day po dito. Okay? So, ang mundo, nakikinig po yan sa turo ng mundo. Ang theology po nila, ang source ay demonyo. Ang religion nila, ang source ay demonyo. So, ang idea na makikita natin na binibigay sa mundo ay makikita natin kaya dumadami ang dumadaming naniniwala sa demonyo. Okay? Kasi sila'y galing sa salibutan at nakikinig ang mga taga salibutan. Okay? Pero tanda natin, when you speak the truth of God, hindi sila makikinig sa atin. Okay? Wala silang kakayanahan. Okay? Wala silang ikangay pangunawa na mapakinggan na yun. Okay? So, the world listens to them. Okay? Kasi popular teacher will be popular. Kaya maraming umaatin sa kanila. Dami. Maliwanag ba siya sabi sa Biblia, malawak ang patungo sa kapama. Marami. Di ba? Makikita nyo? Eh, hindi sila tuturo tungkol sa ano eh, kasamaan. Magsisi kayo pag meron kayong immoral na gawain. Hindi lang tinuturo yun. Kasi, yun ang gusto na sa libutan. Pita ng laman, pita ng mata, at kapalaluan sa buhay. Okay? So again, sinasabi nga natin, itong mga taong to, they will not believe in the truth. Okay? Kaya makita natin, small part lang ng buong mundo ang totoong mananampalataya. Napakaliit lang. Ang majority ng buong mundo ay
talagang nahihikayat ng mga false teacher because the world believe the false teacher because they are of the same feather that flocks together. Tama? Nahihikayat. Alam nila yung mga lingwahe. Ngayon, makita yun, may mga lingwaheng bakla na raw, di ba? Mga ganyan, alam na alam nila yun. May kanya-kanya silang mga salita. Okay? So, yan po, makita na sinner ay merong pagkakahawig sa mga error. Sinner has merong pagkakahawig sa demonyo, sa seducing spirit, mapanghikayat na espiritu, mga mandaraya, sinungaling, because they have no apparatus for the truth. Wala sila. Hindi sila nagbabasa ng Biblia. Paano lang malalamang mali yun kung hindi sila nag-aaral lang at totohan? Madali silang maloko. Tama? But on the other hand, sabi nga sa verse 6, di ba? We are from God. Tayo sa Diyos. Okay? At we listen sa salita ng Panginoon. Okay? Pero yung mga hindi mananampalataya, they do not listen to us. So makita natin dito, ito yung pinaka-final, the evidence, ang ebidensya is their view of Christ, at nakikita natin yung fruit of regeneration, and also the evidence of submission to the biblical truth. Okay? So yan po ang titingnan natin kung talagang totoo silang tagapagturo. Kaya kayo, malayang tingnan nyo ang aking buhay. Ako ba'y naniniwala kay Jesus Christ? Nakikita nyo ba yung pagbabago sa aking buhay? Ako ba'y nagsasubmit sa katotohanan? Dapat maging katulad tayo ng mga taga-Berean. Hindi lang basta tayo nakikilig. Tingnan nyo, ha? Nang gabi rin nyo, sabi ni Pablo. Ay papunta ng mga kapatid ni sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Sabi niya, sabi niya sa verse 11, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Tesalonica. Tingnan niyo, bakit? Willing-willing silang nakikinig. Tingnan niyo, bukas yung isipan, hindi tutulog-tulog, hindi nakapikit, ha? Willing-willing silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo. At hindi lang yan, basta sila nakikinig. Oh, amen, amen. Hindi sila. Pag-uwi nila, sabi, sinasalisit nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. So, kaya ko po pinagpapagalan yung isulat lahat yan. Pag-uwi nyo sa bahay, i-check nyo. Pag-aral kayo kung totoo ba itong sinasabi ko sa inyo. Kasi you have the Holy Spirit, tuturuan niya kayo kung totoo yan. Intindihan nyo? Ako, ganun ugali ko. Everything na may babasa ako, may maatinan ako. Pag-uwi ko sa bahay, uulitin ko yan. Titingnan ko yung mga verse na yan. Kasi ang Holy Spirit hindi magtuturo ng kasinungalingan. Entendin niyo? So, ganun ang dapat na maging ugali po natin. Okay? Before we accept any teaching, tingnan ninyo, be sure, yung tama ang view niya kay Christ, yung view niya sa salvation, at yung view niya sa scriptures. Okay? Ang tanong natin, does they acknowledge the biblical Christology, yung tungkol sa tamang doktrina kay Jesus Christ? Nakikita ba sa kanila yung regenerated life? Nagsasubmit ba sila sa salita ng Diyos? Yung ang authority natin, ang Bible. Ano sinasabi ng Bible? Hindi ko ano yung gusto ko, opinion ng pastor, kundi yung sinasabi ng Bible. Okay? Kaya dito sa verse 6 sabi niya, by this we know the spirit of truth and the spirit of error. Okay, di ba? Maliwanag sa verse 6, di ba? Yan, sabi niya. So bandang uli, sabi niya, sa ganito natin nga makikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. Sa pamagitan ng ano? Ang sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay ano? Nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit hindi nakikinig ang sino mang hindi sa Diyos. Maliwanag. Kapag may nangangaral ba, nakikinig kayo? Nagbabasa ba kayo ng Biblia araw-araw? Gusto niyo ba magbasa ng Biblia o comics? O manood lang ng TV? Pag nagyakag ba sa sina, tama ka? Pag nagyakag sa church, pag may time, yung ba sagot niyo?
bato-bato sa langit, tamaan ka na nga at magalit ka. Pero sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kasi dito natin malalaman kung ang espiritu nyo ba na katotohanan niya sa inyo, kung ang espiritu ng kasiduwagin niya. Ngayon mga kapatid, sa pagtatapos, ay tingnan natin itong hamon sa atin. Napakaganda ito. Ay, sorry. Ay, teka. What is that? Yung Jude. Jude chapter 1. Ito tayo sa Jude. Yan. Jude chapter 1. Yan. Ito yung katapos-tapusan. Sabi niya, ito yung benediksyon. Sabi niya, sumagana nawa sa inyo ang pagpapalang, kapayapaan at pag-ibig. Mga minamahal, sabi ni Huda. Nais ko sanang isulat sa inyo ang tungkol sa kaligtasang tinatamasan nating lahat. Okay? About the salvation. Ngunit nakita ko ang kailangan kong isulat sa inyo ay panawagan na inyong panindigan ang pananampalatayang ipinagkalumisan at magpakailanman sa mga banal. So you need to guard. Manindigan kayo. You need to stand firm. Okay? Sa pananampalatayang inyong natanggap. Bakit? Ano sabi niya sa verse 4? Sapagkat lihim, okay, mapagpanggap ha, na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. May mga impostor, may mga bulaang tagapagturo, okay? Pick sila, deceiver sila, nagpapanggap sila. Di ba? Ano ginagawa nila? Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahan loob ng Diyos. Okay? Tinutwist nila. Trabaho ng diablo yan, di ba? Pilipitin, mali yung mga tagapag-intuturo. Ano bakit? Upang mabigyang katwiran ng kailangan, ano, kahalayan yung last. Ah, ito, isa yung palatanda. Ayaw nilang, ano, kilalanin sino? Si Jesus Christ. Ang kaisa-isang pinuno ng Panginoon. Noong pamanguna, sinabi na sa kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Kaya napakahalaga po ito mga kapatid. Ito po yung next ba tayo? Next line. Ito yung challenge sa atin. Mga kapatid. To fight the guard the truth. Para natin, kagaya ng ating napagraan, paano mo mapaingatan ang katotohanan kung hindi mo alam ang katotohanan? Hindi ka nagbabasa at nakikinig ng turo ng mga sound doctrine. Tama? Kaya napakahalaga mga kapatid. Kasi maraming mga bulaang naglipa na. At yan nga katunayan sa text. Di ba? Maraming scammer. Maraming tumatawag sa iyo. Naglipa na po sila mga kapatid. Hindi natin tuloy ma-discern. Kasi nga, hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pinapakinggan kasi natin ngayong mga kung anong napapanood natin sa media, sa social media at sa television. Okay? At nagiging yun ang authority natin kung ano sinasabi. Mga kapatid, huwag tayong umayong sa takbo ng mundo na ito. Yan ang turo sa akin. Okay? Kaya tandaan natin, there are everywhere yung mga bulaang tagapagturo na yan. At kinakailangan ay talagang makipaglaban tayo earnestly para sa ating pananampalataya na i-deliver para sa atin. Ingatan natin yan. Kasi it is really a battle. Next, baka wala na naman, ayaw sumunod ang slide. It is a battle. Okay? Ito'y labanan that has to be fought with all our might to guard the truth for the next generation as well as this one. Mga kapatid, ito yung malaking hamon sa atin, lalo na kayong mga nanay na narito. Dapat kayo alam nyo ito. Kasi hindi nyo maipapasa ito sa inyong mga anak. Hindi nyo mababantayan ang mga anak nyo sa mga kalokohan ng mundo na ito kung hindi niyo alam ang katotohanan. Kaya kayo pinaranas ng Panginoon sa mga mali at tinawid kayo ng Panginoon
para babalaan niyo yung mga anak niyo, anak, huwag kang gumaya din. Kung ako man ay nagkamali, meron nga gawang pagkakamali at naloko ako nung araw, sasabihin ko na sa iyo, huwag mo nang gawin yun. Huwag mo nang subukan yun, mga kapatid. At ito ang dahilan kung bakit itinuturo ito sa atin. Pakinggan natin mabuti ito, mga kapatid. Ingatan natin ang mga katotohanang itinuturo sa atin para na rin sa atin at sa susunod nating henerasyon. Sapagkat naglipa na po ang maling katotohanan. Kaya salamat po tayo sa Diyos at meron tayong announcement sa October. Magsisimula ulit tayo, mag-refresh tayo ng mga tamang katuruan sa Biblia. Tatlo lang po yung major, actually dalawa lang major na katuruan na theology. Yung Calvinism na merong hindi nawawala ang salvation at yung Arminian na nawawala ang salvation. Mamili kayo, gusto niyo bang nawawala ang salvation niyo o permanente? Okay? Mga kasinungalingan ginagawa ng Biblia. Dapat alam natin kung anong sinasabi ng Bible. Diba? Kapag nangako po ang Diyos, tinutupad niya po yan. Pero napakarami na po naniniwala sa Arminian theology. And sad to say, maraming evangelical, maraming mga sinasabing born again naniniwala. At meron pong lumabas na pangatlong chop suey. Okay? Yung naniniwala na maliligtas ka for kahit tumaas lang kamay, okay, matin ka ng ganitong event, Christian ka na rin, kahit hindi ka sumimba, kahit hindi ka nakikita ang kabanalan mo, see you in heaven na. Kaya makikita niyo usong-usong yan, see you in heaven. Happy birthday in heaven. Di ba? Ay samantala nung araw, nakalagay sa puntod ng tao, sumalangit na sa wishful nila na pumunta sa langit. Ngayon, di, sure na silang nasa heaven. Again, pandaraya na naman ng demonyo. Ibig sabihin, lahat daw ng tao pupunta sa langit. Pero kung titingnan nyo, majority ng mundo ay nadaya na ng tao. Why? Because they do not have the spirit of discerning the truth. Pero tayo mga mananampalataya, we have the Holy Spirit and we know the truth. Sana mga kapatid ay magkaroon kayo ng desire na matuto talaga. Balikan natin muli yung tamang katotohanan na ito para sa atin hindi na tayo madaya at hindi rin madadaya ang ating mga anak sa susunod na hirap. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami sa yung biyaya ng yung mga salita. Sa katotohanan na talagang napalaya kami sa kasinungalingan at pandaraya ng kaaway. Kaya sinabi mo sa iyong mga sala, you shall know the truth and the truth shall set you free. We thank you, Lord, sa aming Panginoong Hesukristo na siya yung ginawa mong daan, ang katotohanan at ang buhay upang makilala ka namin na tunay na Ama at Diyos namin, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa aming mamayang paggunita ng kamatayan at muli mong pagkabuhay. Ay ito yung nagbibigay ng sariwa, katotohanan na ang tanging kaligtasan namin ay nakakamit lang namin sa magitan ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya karapat-dapat lamang siyang papurihan, sambahin namin, at talagang iukol namin ang aming buhay sa Kanya sapagkat Siya yung naggagabay sa amin, nagpoprotekta sa amin upang huwag kaming madaya ng mundo na ito. Kaya aking dalangin, Panginoon, ang mga magulang na narito ay magkaroon ng pagkaunhaw, magkaroon ng pagmamahal, magkaroon kami ng pagpapakubaba na sumunod sa iyong mga salita. Kung ano yung inuutos nito, isundin namin upang sa ganoon ay hindi kami maluko. At ngayon din, Panginoon, ay maipasa namin sa aming mga susunod na henerasyon, sa aming mga anak, ang mga katotohanan din ito. And we thank you, Lord, sa Holy Spirit, sa paggagabay niya sa amin. We thank you, Lord, sa aming church na ito, ay malaya namin, ay pinapahayag ang iyong salita. And we also thank you, Lord, sa mga membro na aming nandito na nagtitiis, mananatili,
na nakikinig sa iyong mga salita at naglalaban, Panginoon, nilalabanan nila yung gawa ng kaaway, yung katamaran, yung pag-aantok, yung mga pag-iisip ng kung ano-anong bagay habang nakikinig ng iyong mga salita. Alam namin na mayroong mga struggles kami, Panginoon, bilang mga lupang katawan namin na hindi pa totally redeemed, Panginoon. But we thank you, Lord, sa aming desire na makinig ng iyong salita. Sapagkat ito yung nagpapatunay that we have the Holy Spirit in our heart. We thank you. We want to praise you and give you all back all the praises and the glory. In Jesus' name, we pray all these things. Amen. And amen. Purihin po natin ang Panginoon.